Okay, good morning mga kasabong. Sabado po ngayon, September 9. Okay, ito po to my YouTube followers, no. Maraming salamat po. Tsaka po sa mga followers ko rin sa Bilibili. Okay, sana po mag yung mga followers ko sa Bilibili, sana mag-follow din po kayo sa aking YouTube channel. Dito ko po kadalasan sinishare yung mga content tips na sa tingin ko lagi po nakakatulong sa inyo sa ating pagmamanok, no. Okay, sa ako lagi po ako kapag po ako nag-vlog, kahit po short vlog lang, talaga pong sinisikap kong authentic at saka mga original po na mga mga experience na katanungan na hindi pa po minsan na sasagot ng maayos. Okay, ngayong araw po, babalik po tayo sa mga handler. Okay, mga small time tsaka kahit pa yung mga big time handler, no. Okay, ito po yung sa nakikita nyo po na ito, ito po, no? So, magkakaroon na po kayo ng idea. Ito po yung mga tanong ng mga baguhan na handler na lagi po silang nababad weight. Okay. Actually, meron po ako sinagot isa sa mga yon sa mga nagtatanong nga. So, makita ang ulo ko kasi hindi niya maano. Hindi niya po maintindihan, hindi niya magets, no? Napakasimple. Sabi, sinasabi ko po, sa kapag ka po may event tayo, okay, lalo na po yung mga timbangan. Nagsasubmit po tayo ng timbang. Okay. Ngayon, sabi ko, kung ano man po yung, regardless kung ano man po yung sinabit yung timbang, okay, magsiset po ako ng example, no? For example, nag-submit po tayo ng 2100 o 21 sarado, no? Ngayon, ang good weight po nun is 2135 sa stag. Misan, sa kak po, pinagbibigyan po hanggang 40 grams give and take. So, misan, sa kak, 2140. So, doon tayo sa safe, 2135. Okay, kung nag-submit ka ng 21, ibig sabihin, ang good weight mo ay 2135. Ngayon, ang sabi niya, ang dami kasing sinasabi, yung iba nagbabawas po ng 50 grams, yung iba po nagbabawas ng 40 grams, may 60 grams, may kasama ko, 60 grams pa, mga kaibigan ko. Alam niyo po, yung pagbabawas po ng timbang, depende po sa ginagawa niyo sa manok. For example, kami po dito, every time na magbabawas po kami ng timbang, 30 grams lang. Hindi na po lumalagpas doon. Minsan po, pag gusto kong kakargahan ko yung manok, gusto ko may moisture siya, binabawasan ko lang po. Ibig sabihin, nagsasubmit kami, yung actual weight niya, ang binabawas ko minsan 20 lang. O yun po, happy, nakamalaki na yung 30. Ngayon, paano sisimulan yun? Una, dito po ha, yung pamamarang ko, para po hindi masyadong mahabang usapan, hindi natin patatagalin. Yung pamamaraan namin dito, pag tinimbang namin yung manok, empty. Kailangan, empty-empty po siya. Ibig sabihin, empty-empty, wala po laman ang butsin niya, yung puntain niya ay yung kulay puti na. So, paano malalaman empty na? Ganito po yan, yung babantayan niyo po yung tae. Yung pong tae ng manok, yung pong mailan sa pahuli ay chocolate. Pagka po nawala yung chocolate, kasunod po nun, puti na, parang tubig. So, yung po yung empty na. So, ang manok po, in the morning, usually po, nagiging empty siya. Depende sa manok eh. May manok po kasi na malakas tumunaw. Ngayon, depende sa manok. Ang manok po, usually, 7 to 8 a.m., may empty na siya. Lalabas na po yung inihintay nating ipot na puti. Okay. So, pag empty na po siya, tsaka po namin ngayon titimbangin yung manok. Okay. Pag nakuha na po yung timbang, let's say, ang timbang niya ay, 2130. Okay, ngayon, babawas po kami ng 30 grams at yun ay sasambod namin. Ibig sabihin, kung 2130 siya, sa actual weight niya as empty siya, binawas ko po ng 30 grams. Pwede 2121 na po siya, no? O, ngayon. Sir, bakit po ako nababad weight pagdating ng araw o kinabukasan? Para po hindi kayo mabad weight, kung ano po yung sinubmit nyo, okay? Regardless po kung ano man ang timbang ng manok nyo, kung ano sinubmit nyo, para po hindi kayo mabad weight, simpleng-simple lang ang gagawin. Sa araw po ng event nyo, sa umaga, bago po kayo magpakain, o pag nandun na po kayo sa mismong sabungan, una, ang gagawin nyo, check nyo muna ang mga timbangan. Kailangan, ang ginagamit yung timbangan, digital, ay kapares po nung nasa sabungan. Ngayon, usually po, ang mga timbangan na ito,
Magkakaiba lang po ito. May malaki, may maliit. Usually po, nagkaka-lisan, nagkaka-difference lang po yan ng 5 grams hanggang 10 grams pag bago at luma. Okay, yun lang po yun. Okay, so unang gagawin nyo po, pag nasa sabungan na po kayo, kukunin nyo muna yung exact weight doon sa mismong gamit nila at saka yung mismong gamit nyo. So malalaman nyo na. Ngayon, bago nyo po pakainin ang manok nyo, let's say, pares po ang timbang ang ginagamit nyo, kapares lang din po nun. Ibig sabihin, pares na pares po ang timbang sa pares na timbangan. Bago nyo po pakainin ang manok nyo, nag-submit po kayo ng 2-1. Pero, ang actual weight nun is 2-130. Ibig sabihin, nagbawas nga po kayo. Okay. Nag-submit ngayon, ititimbangin mo yung manok mo ngayon. Let's say, ang manok nyo ay nagtimbang po siya ng 2-110. Okay, actual weight niya doon is 2-110. Kaso, nasa araw na po tayo ng laban, no? Ay, di ibig sabihin, meron ka pang 25 grams allowance para sa good weight mo. So, para po safe na safe tayo, ito pong ipapakain nyo ngayon sa manok nyo, ay bigyan nyo na lang po sila ng 20 grams. Titimbangin nyo, ibig sabihin, titimbangin nyo po yung ipapatuka nyo sa umaga, sa araw po ng mismong laban nyo. So, pag pinakain nyo po ng 20 grams yun, sa madaling salita, 2110 plus 20, dahil sa kinain niya, magiging 2130. So, safe na safe po kayo. Okay. Huwag nyo pong isasagad kasi iinom pa po ng tubig yan. Tapos, pag kumain na po siya ng 20 grams, napakain nyo, napainom nyo na, sa malamang sa hindi, magiging 2135 pa yan o 2140 dahil iinom pa siya. O, bago po yung mismong oras ng laban niya, kasi makikita nyo naman ang matching eh. Alam nyo naman kung mga anong oras siya mapapalaban. So, ano nyo na po yun? So, tatai pa po siya noon, magbabawas pa. So, hindi na po kayo mababad weight. Napakasimple lang po talaga. Sabi ko lang po, tinitingnan nyo po ang ginagawa nyo. Ina-analyze nyo. Actually, ho, sa totoo lang, kami, lumalaban kami sa Pitmaster. Napaka-importante po nang lagi tayong good weight. Alam nyo po sa Pitmaster, kami po, lagi kaming nandun. 10,000 po yung penalty. 10,000. Ganun po kalaki. So isipin nyo na kung pusta nyo, 5-5 lang. Ibig sabi, 11. Sabihin nyo ng minimum bet. Di, mas malaki pa po yung penalty nyo. Kasi sa online tabong noon, sa WPC noon, naglalabang kami noon na hindi naman kailangan pumunta. Sultada lang. So yung manok, dire-diretso lang ang laban. Ang karamihan po sa mga player dyan, ganun po dati. Hindi na po namumusta yung mga amo. Tuloy-tuloy lang ang sultada nila. Tapos nagiginabang po sila doon sa dividendo na kinikita sa online, no? So sabi ko nga po, kung mape-penalty ka sa 10,000, ang laki po ng penalty. So ibang sa mga regular na laban po, minsan 3,000 lang, no? Ayun. So sana, nag-gets nyo na yun. Napakasimple. Hindi po kayo mababad weight. Basta po ang pinapakain nyo sa manok nyo sa araw po ng laban ay tinitimbang nyo po lagi ang manok nyo bago nyo pakainin. So para malaman nyo po kung ilan pa po yung kulang para doon po sa inaano natin good weight na hindi tayo mababad weight. No? Ganun lang po kasimple yun. Ngayon, regardless po, yung po kasing iba, alam nyo po, bumabawas po sila ng 50 grams, 60 grams. Baka po yun, nagpap yung po ay kumukuha ng timbang na baka yung manok nila may laman o kaya hindi nila inihintay ini-empty pa, baka po may laman kasi medyo mahirap po yon para sa hindi ko pwede sabihin mahirap kasi yun ang ano nila eh, nakasanayan nila. So sa pamamaraan namin, hindi namin kasi ginagawa yon. So ano po talaga, kasi kailangan po talaga mayroon kayong kung bumabawas po kayo ng 60 grams o 50 grams, meron po kayong routine kung paano nyo po na nahahabol yung ganun timbang kapag ka nag-submit kayo. Pero ang in-explain ko po ngayong umaga ay napakasimple lang para doon sa mga baguhan natin na mga handler para hindi po tayo nape-penalty. Hindi po tayo kayaya. Kasi alam nyo po sa WPC, sa totoo lang kahit po yung mga big time doon, not listen po na papatawa kami, may mga tumatakbo po yung mga handler, gupit ng gupit, big time. Sa pitmaster dapat hindi na po ganun yung mga handler eh, no? Kasi big time po yun. Ibig sabihin, kahit po mga kilalang tao yung mga amo nila,
yung mga handler nila ay kulang po sa ano, kulang po sa experience pagdating sa derby, no? Kaya po minsan doon natin na medyo ano, alam niyo na, medyo nakikilates kung sino talaga yung mga magagaling na magmamano o mga breeder talaga na may mga maayos na tao, no? So sabi ko nga po, hindi lang small time nagkakamali sa ganyan. Kahit po yung mga big time nagkakamali po sa ano, sa pagtitim, sa pagkukuha lang, pagsasubmit lang ng naman o kapag titimbang lang ng manok. Okay, ngayon, ito po yung isang tip ko pa na recently natuklasan ko dahil sa pagiging hands-on natin. Ngayon, si-share ko po sa mga handler, sa mga nagte-training natin ng mga manok, si-share ko po ngayon ito para po malaman nyo, okay? Sa paghahanda po natin ng mga stags, pangkaraniwan po sa mga magagaling, ang binabatak po nila yung manok nila. Gumigising po ng umaga, binabatak po ang manok, maraming pamamaraan, kinakaskas, pinaangat, pinalilipat, lahat. Gumagawa ng mga bagay, mga gamit-gamit para meron yung manok ay may akyatan, may babaan, napapagod siya, may tinutulayan na mga paa para mapagod to. Ginagawa po yan sa pagbabatak ng manok. Ngayon, ito po yung isang na-obserban ko at natuklasan ko. Okay, marami pong handler dito rin po sa akin. Nakita ko po ginagawa ng mga tao ko at sa binawal ko po kagad. Okay, pinagbawalan ko po sila na wag nang gagawin yung ganun kasi nasisira po yung estilo ng manok. Ano po yun? Okay. Sa mga manok kasi natin kapag ka binabatak, may mga marami pong manok na hindi po nagalaw ang paa pag inaano sa lupa, hindi po naka-steady lang na ganyan. So meron naman po magalaw talaga, makayod ang paa. Ngayon, ang mali po doon sa nakita ko, yung pong kinakayod ng dalawang handler, ang dalawang manok na magkaharap. So dahil magkaharap, may kaharap po siyang manok, mabilis po siyang gumalaw sa paa. Galaw ng galaw, tapos yung mga handler, atrasabante, no? So, totoo po na mas mabilis mapapagod ang manok sa ganun. Pero, ang napansin ko po dito, kasi po, regularly, nagbibitaw po kami, ang bawat isang manok po dito, ako'y maobserba, nakikita ko kung estilo, at kung may nagbago. So, yun po ang napansin ko. Dahil po, araw-araw, ginakayod siya na may kaharap siya ng manok, lumamig po siya. Nasisira po yung pagiging galit niya sa manok na misan po malapit na siya sa pagkapo nispar na namin sila. Misan po malapit na sila, hindi pa po sila nasalpok. So, marami po akong inobserbang manok, hindi lang po isa. Lalo na po yung mga game namin na manok na alam kong pagka kahit sa malayo sila, pagka binitaw mo, sila ay halos dire-diretso na. So, yun po ang isang natuklasan ko na medyo parang magkakaroon po ng error. So, sabi ko po sa mga tao, pwede nyo namang batakin ng manok na wala siyang kaharap na manok, na ibang manok. Pwede itaso ng konti para yung paa niya, mapwersang gumanyan, o pwede rin namang puro patras, paabante, patras-abante, na walang kaharap na manok. Pwede rin yung iniitsa mo yung ano para sa bagus niya. Ngayon, pinagbawalan ko na po yung mga tao ko kasi napansin ko po yung mga ilang sparring namin na nagkaroon po sila ng pagbabago. So yun po yung naging dahilan noon. Wala na pong iba kasi ang manok po ang bawat isa po sa bawat linyada may mga agalaw po sila. So mapapansin mo ang dahilan kung bakit nagbabago sila kung maobserbahan niyo. Pero kung hindi niyo po naobserbahan ng bawat isang manok niyo, talaga mahirapan po kayo. So yun lang po, napakasimple po noon pero napakalaking bagay po. Okay. Kung may mga tao tayong share niyo lang po ito ha. Ito po, sigurado po ito. Kung may mga tao po tayong inuutusan magbatak ng mga manok, sabihin nyo lang po si Kapi na wag pong may kaharap na manok matuwing pinapagod po natin silang kinakaskas. Dahil nakakasira po ng estilo ng manok. Yung po ay napasing ko, yung pong mga game namin ng manok na ilan, naging malamig po sila. Dahil araw-araw po, nakaganyan lang siya, nakayod na sa harap ng manok, hindi naman niya nasasabong talaga. Kasi nga, ang purpose ng mga tao, pinapagod yung mga pat, mga babuwis. No?
So naging ano siya sa malapit na manok hanggang sa araw ng bitaw, naging malamig totally siya. Nawala yung, usually kasi ang manok namin kasi dito ako, gusto ko sa 2 feet, nakalisto na siya, o kaya nag-stop na siya. Ibig sabihin, nakatingin na siya sa kalaban, steady na siya. Hindi siya pag-iri papasok, hindi siya kung ano-anong ginagawa. Okay, ganun po kasi ang pinaka ano ko sa mga ano namin dito, sa mga manok namin dito, sa pagpo-point namin. Gusto ko mayugaling ganun ng manok dahil gusto ko lag. Kahit po alam niyo po, kahit matalunan kayo, kahit matalunan tayo, ang ayaw ko yung nauunahan po sa galawang manok ko. Gusto ko po, kahit matalunan tayo, yung lagi pong nauna sa galawan ng manok natin. Okay. So, hindi naman po ibig sabihin kasi naunang gumalawang manok nyo ay panalo na kayo. Hindi rin po eh. Kailangan po, magaling po talaga yung combination ng mga bigay ng mga ng manok natin para po manalo. Ngayon, regardless po doon, basta po sa pagpo-pointing namin, sa pag-select namin, kailangan lagi pong listo, lagi pong mauna sa galaw yung pinipili dito. So, yun lang po yung advice ko sa mga handler. So, ngayong umaga po, sinagot po natin yung simpleng tanong ng mga nababad weight. Napakasimple lang. Sabi ko nga, kung ano sinabit na timbang nyo, at kung ilan ang good weight nyo, para hindi kayo mabad weight, timbangin nyo lang yung ipapatuka nyo. Para hindi ko kayo sumusobra sa ano nyo, sa good weight nyo. Kasi po, ang good weight is plus at saka minus. So, pagka po na minus naman kayo sa 35, bad weight din po yun. So, hindi lang po patras. So, mapabate patras po yan. Tapos, o nga po pala, ito pong timbangan natin na ito, okay, ito po may timbang din to ha. Pag nilagay nyo po ito, kailangan pipindutin nyo po yung on nito para mag-zero. Kasama na po ito sa matitimbang. Tapos, saka nyo po ikakabit yung pagkain. So, dun po malalaman na exact weight ng pagkain. Kung ilang gramo. Kasi kung ito po, sinama nyo po ito sa timbang, abay, sasala din po kayo. Kailangan, zero nyo po ito, nakapatong na ito, bago nyo igabit yung pakain. Okay, dahil ang bigat po nito, so, 20-30 grams din po ata ito. Mabigat din po ito, ha? O yan, mga kasabong, ha? Sana po, may na-share na naman ako sa inyo. Sana po, yung mga followers ko sa Bilibili, konting tulong lang po. Sana po, mag-follow din po kayo sa aking YouTube channel, Mike Mendoza TV. Okay, salamat po. Salamat po ng marami at patuloy po na suporta. Hindi man po ako ganun kadalas mag-vlog. Every time na magba-vlog naman po ako, sinisikap po kung meron po ako laging may tutulong sa inyo. Tapos sabi ko nga po, magtanong lang po kayo, mag-comment po kayo kung ano po yung pagka po nakita kong wala pa po nag-share o wala pong masyadong nag-share. Para makasagot ng mga ganung mga tanong nyo ay binabahagi. Dali-dali po, ginagawang ko po kagad ng vlog para matulungan ko po kayo. Okay. Ngayon po, sabi ko, ang sinishare ko po lagi po ay through my own experience. So, hindi po natin sinasabing mali po yung sinishare ng iba. Okay. So, kung posible pong mas marami kayong matutunan kung paiba-ibang dahilan, paiba-ibang tanong, mas marami po nagsishare, mas marami pong naitutulong. So, yung side ko, may natutunan kayo. So, yung vlog ng iba, may natutunan din kayo. Maganda po yun. So, maganda po yun na napapanood nyo po yung nagbablog din na iba na mayroon din silang ibang side na sinishare naman para hindi rin mabadweed, gano'n, no? kung ano man yung topic. Nakakatulong ng marami sa inyo sa panonood lang. So, maraming salamat po ulit. Sabi ko nga po, maraming salamat po. Sana po yung mga followers ko sa Bilibili makapag-share din, makapag-subscribe din po kayo sa aking YouTube channel. At ang lahat naman po ng vlog namin na ito ay puro sa patulong. Sa patulong sa ating mga baguhan, kahit pa sa mga big time. Okay, magandang araw po, Sabado. Magandang araw na Sabado po ngayong araw. Maraming salamat po.